Welcome to Doctors on TV. I'm Dr. Sara Barba-Cabodil. And ako, bago po tayo magpatuloy, nais ko po sana kayong imbitahan to please like our FB page, Doctors on TV. And don't forget to subscribe to the YouTube channel of Doctors on TV. And remember to hit the bell para lagi po kayong updated sa medical information and healthcare tips. You can also watch us through the YouTube channel of UNTV News and Rescue. In this episode, pag-uusapan po natin ang skin condition na kung tawagin ay psoriasis. We have to talk about this because the impact of psoriasis is more than skin dip. Psoriasis is a chronic skin disease that is painful and disabling. If not managed well, it can have a devastating effect on the patient's physical and emotional well-being. Keep watching and learn how to prevent flare-ups and symptoms of psoriasis. Our guest today is Dr. Patricia Gaile Espinosa. She is a board-certified diplomate of the Philippine Dermatological Society. She has co-authored a published paper on annular pustular psoriasis in a 6-year-old child. She has also presented several research papers in Chicago and Milan, Italy. Dr. Espinosa is currently affiliated with several skin health clinics. Welcome to Doctors on TV, Dr. Patricia Gaile Espinosa. Hi, Dr. Paige. Welcome to Doctors on TV. Hello, good day sa inyong lahat. Good day, Dr. Sara. Marami pong matutulungan ng ating mga kasambahay na makakanood po ng ating episode ngayong araw. So ito, Dok, na panimulang tanong po, what is psoriasis and ano po ba ang pinagkaiba nito sa iba pa pong mga skin disorders? So actually, psoriasis ay mga patsi-patsing pula sa balat tapos makakapal yung kaliskis. Ito po ay pang matagalan na sakit, tapos kadalasan po yung kaliskis nila kapag ka tinatanggal natin or tinutuklap natin, ito ay nagdudugo. So hindi siya madali pong tanggalin sa balat. Pang matagalan po itong sakit, kaya pag nagkaroon na po kayo nito, kadalasan po pang habang buhay na siya. Yun yung pinagkaiba niya sa ibang sakit. Okay, Doc, na-mention nyo about yung pagkakaroon ng mga kaliskis, hindi po ba? Di ba, Doc, may mga ibang skin conditions din po na may mga kaliskis. Yun po bang mga ibang yun, hindi po nagdurugo kapag natutuklap po? Kasi di ba, pagka may mga kaliskis, di ba, sabi nila very dry and usually ang kate-kate, so kaya ang tendency talaga kakamutin. Yun po bang ibang mga skin conditions na ganun din ang presentation ay wala pong pagdurugong kasama? Nagdurugo lang yung mga yun kapag po kinakamot. So ito, kahit di mo kamutin, tutuklapin mo lang siya, meron ka ng pagdurugong makikita. Dahil mahirap tanggalin yung mga kaliskis nito. Yung iba, para lang siyang naglilibag or very thin lang po yung pangangaliskis. I see. And with regards po dun sa kaliskis or dun sa flakes po na nakikita no sa balat, may pagkakaiba pa po ba yung itsura nito dun sa mga yung presentation po ng mga kaliskis po sa ibang skin conditions? Yes, itong kaliskis nito, usually para po siyang namumuti na. So, thick, white, scaly patches sa skin natin. So, makakapal siya na parang namumuo na yung balat dun sa area ng pangangaliskis. I see. And, Doktora, saan ba nakukuha po itong psoriasis o kaya ano po ba ang sanhi nito? Ito po ba ay namamana? Yes. Ito ay namamana or sometimes bigla-biglaan lang po siyang nagkakaroon sa isang tao. So, kahit na wala yung mga kapamilya mo, bigla lang siyang sumusulpot. Kadalasan talaga genetics ang very cause nito. Although, sinasabi nila pwedeng ma-associate sa ibang factors din. I see. And you mentioned about mga ibang factors po. Kung kunyari, aside from family history, ano pa po ba yung mga ibang risk factors po na pwedeng meron sa isang individual that makes him or makes her predisposed to having psoriasis? So, usually, dun sa mga may obesity or dun sa mga overweight po, smokers, pwede pong mayari itong psoriasis. Mga umiinom po na alcohol, although hindi po siya directly related kasi itong psoriasis nasa mga 2 to 4% lang ng ating populasyon yung pwede magkaroon nito. And ito ba, Doktora, isang klase lang ba to or medyo marami po nga, I mean, para sa kaalaman po ng ating mga viewers, no? Kasi di ba parang para mas maintindihan nila yung psoriasis, marami po ba iba-ibang klase to and ano po ang mga ito and yung pagkakaiba po sana? Yeah, so maraming iba't ibang klase ng psoriasis. So, may mga psoriasis na malalaki yung patche sa katawan. So, ito yung mga plaque-type psoriasis. Meron naman din po mga small plaque
psoriasis. So usually mga less than 3 centimeters itong mga gantong klase ng psoriasis. Tapos hindi siya masyadong makaliskis, di katulad ng large plaque psoriasis. Meron din pong mga gutted psoriasis. So yung gutted naman po, usually yung maliliit na mga bilog sa balat. Kadalasan mga bata ang nagkakaroon nito or yung mga taong pagkatapos magkaroon ng sakit tulad ng mga sore throat, diarrhea. Meron din po tayong mga tinatawag na nail psoriasis. So nagkakaroon tayo sa kuko nito. Meron rin erythrodermic psoriasis, yun pong namumula na yung buong katawan natin. Tapos yung mga kaliskis, hindi masyadong makakapal. At meron din naman pong psoriasis na mga nagnanana sa katawan. So ito yung mga pustular psoriasis na tinatawag. Lastly, meron inverse psoriasis po. So meron sa inverse psoriasis, usually nakikita to sa mga skin folds po. So sa kilikilis, sa mga singit, sa leeg. Tapos itong klase ng psoriasis na ito, medyo mamasama sa compared sa usual. So medyo shiny po sa balat. I see. Okay, Dok, so may minention kayo na iba-iba. Merong malaki, may maliit, may bilog, merong minana. So basically, ito po ba nasa size? Paano po malalaman sino po ba yung parang mas severe po? Okay, and sa kanila po ba parang may mas madali po bang i-manage? Or talagang wala. Once you have psoriasis, you'll have this for the rest of your life. Tama yun. So once you have psoriasis, you will have this for the rest of your life. Except for those yung mga minsan na maliliit po na klase. So minsan, yung mga maliliit na klase na yun, pag natapos na po yung sakit, so halimbawa natapos na po yung sore throat, pwede pong mag-resolve yun. Pwede lang siyang bumalik pagka nakaranas na lang ulit kayo ng ganong klaseng trigger po. So, yung mga iba naman po, so mas malala kapag mas madaming parte na ng katawan yung apektado. And then, yung pustular o yung mga nagnanana, yun din isang klase ng malalang klase ng psoriasis po. Naku, so sa takbo ng talakayan natin, Dr. Paige, kumbaga kunyari ako wala, tapos bigla nagkameron, no? Parang mababahala ako. So siguro, baka dapat ang pag-usapan natin sa susunod na bahagi, kung ano po ba yung mga do's and don'ts para at least, kung kunyari makaranas ka ng sintomas ng psoriasis, hindi siya maglalapa, okay? Or kung paano at least ako matulungan being a patient having psoriasis, no? Kaya, naku, sa ating mga kasambahay, please stay tuned po dahil magbabalik po ang Doctors on TV. Nagbabalik po ang Doctors on TV with our guest dermatologist, Dr. Patricia Gaile Espinosa. At ito nga po, pinag-uusapan pa rin po natin ang tungkol sa psoriasis. And ito po, no, sa ating pagpapatuloy, Dr. Paige. No? Studies show that many people who are predisposed to psoriasis may not feel any symptoms for years until the disease is triggered by some environmental factors. Tulad po na nasabi niyo kanina, di ba, Dr. Paige? So our next question is, Doktora, sa ano po bang edad o kadalasan po nagsisimula ang psoriasis? Kadalasan, common ito sa mga 15 to around 30 years old. Pero uncommon ito sa mga mas bata sa 10 years old. Pero kahit anong edad, actually, kayang maapektuhan ng psoriasis. Okay, so ito sa mga na-trigger na po lumabas, ano po usually ang nagtitrigger ng flare-up? I mean, yung unang labas, yung kanina na-mention nyo na po, di ba, sometimes parang a throat infection can stimulate po yung paglabas yan. Now, kapag meron na po, ano naman po yung usual triggers po, no? Kaya bigla nagkakaroon ng atake ang isang pasyenteng may psoriasis. Yeah. Usually, ang trigger natin, number one talaga stress. Physical stress, emotional stress, talagang lalabas yan. So minsan, for example, yung mga bata, pag magkakaroon sila ng exam, ayan, biglang lalabas yung mga psoriasis nila. Some triggers are like smoking, alcohol intake, pag-take rin ng some medications, pwede mag-trigger. Yung mga anti-hypertensive, sometimes yung mga ginagamit natin para sa kirot ng katawan, pwede mag-trigger ng psoriasis natin. Yeah, and definitely yung infection. Oh, okay, so napaka-importante lagi na lang ana sa ang ating katawan ay laging in good shape ano to avoid po mga triggers kapag once diagnosed with psoriasis. Okay, so eto doc no, ano naman po yung dapat gawin ng pasyente para you know ma-relieve naman po yung mga sintomas nila no? Kasi syempre 'di ba na mention niyo kanina may mga plaques ganyan, so syempre may mga nangangati. Ano po yung pwede nilang maging yung home remedies po? Kung kunyari kailangan na rin pa talagang magpunta ng dermatologist. Ayun po, ano po yung pwede natin advice na maibigay?
Okay, so sa psoriasis, very dry po, di ba? Ang balat and very scaly. So, kailangan maibsan natin yung pangangati doon sa mga areas na may psoriasis. So, kailangan moisturize lagi po yung skin. So, definitely, kailangan mag-moisturizing soap ang isang tao. And then, gumagamit talaga ng moisturizing lotion. Pag naman po may mga pangangati, mas maganda po yung cold compress. So, hindi po yung hot. Ito po yung pagkakamali usually eh. Hot compress yung ginagamit. Pero sa una lang po siya makakaibsan ng pangangati. Tapos pagkatapos po, pwede na pong mas lumala yung psoriasis. Kasi mas nagiging dry ang psoriasis with hot water. Kapag naliligo din po sila, bawal gumamit po ng mainit na tubig. Mas maganda po yung malamig o maligam-gam na tubig po. Tapos bawal din po magpuskos ng katawan. So alam ko, gusto ng mga pasyente, parang gusto nang tanggalin yung balat ng psoriasis. Oo. So mas maganda, huwag pong puskusin, talagang gamitin lang kamay. So bawal gumamit ng mga bimpo or yung mga lupa or yung mga bato na pangkiskis. So iwasan po natin yon para hindi lalong mangati sa psoriasis. And then definitely kailangan magpatingin syempre sa dermatologist para malaman kung anong gamot ang pwedeng nilang inumin para dito. And naku, dahil na-mention yung ano, this is a lifelong condition, dapat talaga meron pong dermatologist na nag-aalaga sa inyo. Kasi syempre, this will be on and off, no? So at least para meron kayo, may nag-guide po sa inyo sa management. Okay, pero ito Doc, ano po kaya yung mga pwedeng iwasan or dapat iwasan ng mga pasyente kapag nakakaranas na po sila ng mga symptoms? Dapat po iwasan, so tulad ng sinabi ko, merong way na mga pagliligo nga po. So iwasan din po yung scratching ng mga areas. So, pag po kasi nag-scratch tayo or nag-pupuskos tayo ng isang parte ng ating katawan, kahit na normal yung balat doon, pwede pong tuguan ng psoriasis. So, isa yun sa mga characteristic din po ng psoriasis. So, iiwasan po natin talaga yung pagpuskos ng sa area. Sometimes din po, sa diet din po, may mga iniiwasan din pagkain. So, yung mga pwede pong magkaroon ng or mag-trigger ng inflammation, such as yung nga pong alcohol, so mga refined carbohydrates, so for example po yung mga white rice, white bread, so alam kong mahirap iwasan sa ating mga Pilipino, pero mas maganda pa ipawasan natin pagka nagkakaroon po tayo ng psoriasis. And yeah. You mentioned about stress kanina, Doktora, siguro dapat talaga din matulog ng maayos, di ba? Kasi yan ang feeling ko sakit ng mga, ng karamihan ngayon, di ba? Whether may psoriasis or wala. Parang lahat tayo nauhook sa mga gadgets natin, busy tayo sa mga pag-check ng mga social media accounts natin. And yun po, we need to give our body some time to rest, okay? And ito Doktora, no, di ba? Sabi, the thing with psoriasis is that if you have it, you're at greatest risk of developing other conditions. And syempre, naku, hindi po natin gusto yan, no? Kaya mga kasambahay, yan po ang ating pag-uusapan after a short break. Kaya naku po kayong BBTO dahil magbabalik po ang Doctors on TV. We're back with Dr. Patricia Gaile Espinosa. And as we have discussed earlier, psoriasis commonly affects the skin and nails, but psoriasis is also associated with other serious health conditions. Ang tanong po natin sa kanya ngayon ay ito, no? Ano-ano po yung mga komplikasyon na pwedeng idulot po ng psoriasis? Okay, definitely yung psoriasis pwedeng mag-lead to other diseases. So kaya titreat namin psoriasis holistically, ibig sabihin, hindi lang po kami nag-treat na hanggang sa balat. So, pwede actually magkaroon ng psoriatic arthritis sa mga tao may psoriasis. So, any inflammation sa joints po ay pwedeng mangyari. Another one would be inflammatory bowel disease. So, minsan parang nagtatae-tae ang taong may psoriasis. So, kailangan nire-refer po namin yan sa mga gastroenterologists or yung mga doktor po sa tiyan, no? Minsan rin po nagkakaroon sila ng pamamaga sa mata and at risk din po sila sa hypertension, sa pagtaas ng mga kolesterol. So yan yung mga dapat pong i-watch out ng taong may psoriasis po.
I see. So, naku, nakakatakot din talaga pala yung mga complications na to. But, Doc, ito bang mga minention mo na mga komplikasyon ay reversible? Ibig sabihin po, kaya naman kung kunyari ma-stabilize ng individual na, o sige, tuwing may attack ako ng psoriasis sa aking balat, ipapamanage ko well para at least hindi na ulit mag-atake sa aking kumbaga sa joints, o kaya kung namaga ang mata, o kaya yun yung madalas magdumi, no? Nagdadiarrhea. Kaya po ba yun ma-reverse yung mga yan? Apo, kaya naman. So, definitely po kapag ang isang tao ay nagpa-check up po talaga kaagad, tapos lahat yun check namin para po matulungan sila na kung sino yung mga kailangan nilang doktor. Tapos po, usually kasi talaga, balat naman ang nauuna bago yung mga ibang areas of the body. I see. So, dapat wag na natin intayin na magkaroon ng mga ibang organ involvement, ano, doktora? So, once na may nakita sa balat, actually, pag hindi nyo sure kung ano po yan, initially, hindi rin naman malalaman po ng pasyente if it's psoriasis. So, ngayon kasi, minsan kalaban natin yung internet, di ba? Yun yung nagiging doktor, sarili na nagda-diagnose ngayon po yung ibang mga pasyente. And, syempre, maganda po iwasan natin yung ganito para, kasi proper diagnosis would mean proper management. And ito po ay mangyayari pag nakita po kayo ng tamang espesyalista para po dun sa eksaktong concern niyo. Okay, so ito doktora, no? So paano ginagamot ang psoriasis? Okay, unsa sa lahat, ang pinakaunang gamot actually yung mga pamahid sa psoriasis. So number one yan. Mga nagibigay kami ng iba't ibang klaseng pamahid. Kaya dapat talaga magpakonsulta. Kasi itong mga pamahid na to, may mga side effects po sila na ayaw natin syempre makita sa katawan ng tao kapag nag-self-medicate or kayo lang po yung nag-treat ng sarili nyo. After ng mga pamahid po, meron din po kami tinatawag na phototherapy. So with phototherapy, yun po yung pumupunta po sila sa clinic tapos pinapailawan yung ibang parte ng katawan na may psoriasis. After that, pag medyo mas lumalala na yung mga psoriasis, pwede po magbigay ng iniinom na mga gamot. Itong mga iniinom na mga gamot, nagpapalaboratorio muna kami bago magpainom ng mga gamot para to check kung may mga kailangan pong i-adjust sa gamutan natin. And then after that, meron naman po tayo mga tinutusok na gamot. So ito na po yung medyo malala ng klase ng psoriasis yung tinutugunan. Okay, so nakita natin, ano, talagang marami pala yung gamutan. Kaya napaka-importante po hindi po mag-self-medicate. Alam natin, marami tayong nare-research ngayon, di ba? But not because diagnosed ka ng isang sakit, hindi lamang sa psoriasis, yun na po kaagad, no? So, of course, maganda makita pa rin po ng actual, ng, like dito sa psoriasis ng dermatologist, and sila pong mag-a-advise kung ano po yung appropriate para dun sa sakit nyo at dun sa stage po nung time na nagbisita kayo sa klinika niya. Okay. And eto po, doktora, may mga ways ba para ma-prevent ang psoriasis? You mentioned na may genetic predisposition kanina, pero you mentioned din na pwedeng wala, di ba? So, ano kaya? Pwede ba itong maiwasan pa? Actually, maiwasan natin yung mga flare-ups, no? Pero yung psoriasis talagang biglaan siyang nangyayari. So I think the best way to prevent it is being healthy po. So syempre, iwasan po natin yung masyadong alcohol intake, and then smoking, iwasan, mag-exercise ng mabuti para hindi po magkaroon ng overweight or obesity. Just be healthy po. Pero tulad nga po ng sinabi ko, minsan kahit gaano ka ka-healthy, ginagawa mo na maayos yung mga bagay-bagay, okay yung diet mo, talagang biglang nagkakaroon po ng psoriasis. That's sad, pero at least that's manageable naman, di ba, doktora? Like what you mentioned po. Okay, thank you very much, doktora Patricia Gaile Espinosa. And siguro ito, no, last words for our, ano po, for our viewers, especially those na meron pong psoriasis. Hello, nandito po kaming mga dermatologists nyo from Philippine Dermatological Society para matulungan kayo sa inyong kondisyon. Definitely, hindi lang po kami yung may hawak nitong sakit niya, kundi kayo din. So, basta nandun po yung acceptance natin, magtutulungan po tayong dalawa para maibsan ang inyong mga sakit at makontrol po ito. Okay, thank you, doktora. Thank you very much, doktora Patricia Gaile Espinosa. And looking forward to having you back here at Doctors on TV. And ito, doktora, may pahabol lang po na isang katanungan mula sa ating viewer, mula kay Sir Robert C. Okay, how do you treat minor scalp psoriasis 7 years on and off? 70-year-old male. Thank you po. Actually, meron kaming mga topical treatments na pinibigay sa psoriasis. Tulad nga po na sinabi ko, lifelong disease ito, di ba?
So talagang mapapansin niyo po talaga na on and off yan. Definitely, kung on and off yan for 7 years, different kinds of medications na yung mga ibibigay po sa inyo. But I suggest you consult with a board certified Philippine Dermatological Society dermatologist po for this. Okay, so siguro din pwedeng i-mag-check din ng website si Sir Robert, no, para at least kung saan may malapit sa kanya na PDS dermatologist. Okay, so thank you Sir Robert C. And pwede na lang din po tayo mag-PM ng sa Messenger probably. And with that, saan po kaya pwede makipag-ugnayan sa inyo, Doktora Paige, ang mga gusto pong kumonsulta? I have my Facebook page and Instagram page, Dr. Paige Espinosa - Dermatology. And you can find me on AC Skin Health Clinic in Mandaluyong, JKN Skin and Surgery Specialist, and Louis Dermatology, all in Mandaluyong City. Okay, and do you have any contact number to announce para mas makontak? Secretary's number, Doctora Paige? Sorry, nalimutan ko pala. I also have my clinic in Olonga po, so it's Espinosa Skincare Clinic. Yeah. For those living in the area. Okay, so Doctora Paige, okay, Doctora Patricia Gaile Espinosa, you can find her. She has a clinic in Mandaluyong and in Olongapo City. All you have to do is check her FB page flashed on the screen po. Okay, and thank you very much again, Doctora Patricia Gaile Espinosa. And sa aming po mga viewers, thank you very much po for being with us today. Sana po ay marami po kayong natutunan ngayong araw. But before we end, we'd like to thank our partners and sponsors. We thank Mestiza Soaps, which are made with natural ingredients and a combination of vegetable and fruit extracts, which can be used by children and safe for pregnant women. Good news is that these beauty products are vegan and cruelty-free. So for inquiries and orders, you may contact 0969-175-4231 hanggang 33 o kaya po yung kanilang landline, 8824-5217 or 8813-0320. Pinasasalamatan din po natin ng Organic Azaí. Support your health with 100% organic superfood supplement, Organic Azaí Premium Blend and Azaí Freeze-Dried Capsules, rich in powerful antioxidants, fiber, amino acids, vitamin C, omega fats, and other essential nutrients that our body needs to help build stronger immunity against illnesses and help increase your energy. Organic Azaí is available in all Mercury drugstores and other leading drugstores and supermarkets nationwide. And of course, pinasasalamatan din po natin ang ating partner, ang DepEd Santa Rosa, sa pakikiisa po sa ating hadikain na maibahagi ang kaalamang pangkalusugan. Thanks as well to Clinica Figura. You may contact 0917-317-7272. Thanks as well to Healthy Nom Nom Foods and to Medical Depot. And I love you and I miss you both, Nanay and Tatay. Muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Sara Barba-Cabodil. Let's make it a habit to learn about good health only here at Doctors on TV.